Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Tunay na napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sa kabila ng lahat, tayo po ay kanyang binigyan ng isang pagkakataon upang tayo po ay patuloy na mag-aral ng kanya pong salita sa mga oras pong ito. Ang pamagat ng ating pong pag-aaral ay God uses ordinary people. Ang Diyos po ay gumagamit ng mga ordinaryong tao para po sa kanyang gawain. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay yumuko sa isa pong panalangin. Dakila po namin Diyos, nang tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Maraming salamat po Ama sa pagkakataong ito na kami po ay inyong pinagkalooban ng isang pagkakataon upang kami po ay mag-aral ng inyong pong salita. Kami pong iniimbitahan ang inyong pong banal na Espiritu ang siya pong manguna at pumatnubay sa bawat isa po sa amin. Ang lahat ng ito po ay aming nilalapit sa inyo, kalakip ng pagpapatawad ng aming pong mga kasalanan sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. At batid niyo po mga kapatid, mga kaibigan, katulad nga po ng aking sinabi sa inyo, ang Diyos ay gumagamit ng mga ordinaryong tao para po sa kanyang gawain. At ngayon ay atin pong pag-aralan ang buhay ng isa po sa mga alagad ng atin pong Panginoon. Tayo po ay mag-aaral sa aklat ng Juan 1, ang talata po ay 40 hanggang 41. At ang una ko pong tanong sa inyo ay, sino nga po ba itong si Andrew? Sino po ang nakakilala sa inyo kay Andrew? Si Andrew po ay una sa mga tinawag ng ating pong Panginoon na kanya pong maging alagad. Pangalawa, he is the another for the fourth fishing partners. Siya po ay pang-apat sa mga mangingisda, mga kapatid, mga kaibigan. He was the disciples of John, the Baptist, and later transformed his allegiance when Jesus introduced as the Lamb of God. At lagi po nating tatandaan, at si Andrew po, he was seldom mentioned in the gospel writer. At according to the tradition, he was put to death in the Greece on cross in the shape of letter X. And also, mga kapatid, mga kaibigan, out of the 12 disciples, Andrew was nobody who brought somebody to Jesus. In other words, this servant of Jesus was just simple and normal like us. Siya po ay ordinaryong katulad mo at katulad ko. At higit sa lahat, the word Andrew is a Greek name has been interpreted as conqueror, which is means to win by overcoming obstacle or opposition. The name has also been translated as the mighty one or conqueror. Napaganda po ng pangalang Andrew. Napaganda po ng translation sa Greek. It is conqueror. Mga kapatid, mga kaibigan, batid nyo po na itong si Andrew is not a multi-talented man. Siya po ay hindi marunong magsermon. Siya po ay hindi magaling sa pag-aawit. Hindi po katulad ng iba sa atin na ang galing-galing, ang ganda-ganda ng boses. Hindi po katulad sa atin na ang ganda-ganda, ang galing-galing mag-sermon. Ito pong si Andrew ay hindi rin po magaling sa pag-healing or sa paggagamot, mga kapatid, mga kaibigan. And also, ang sabi po roon, Andrew is not a multi-talented man like us. At siya po ay isang simple lang. He was the brother of Simon who became Peter, which means rock. He was a simple fisherman at the lake of Genesaret. He was the son of Jonah,
the four fishermen. At ang sabi po roon, Andrew, he was the son of Jonah, the four fishermen. And also, he was the older brother of Simon Peter. Yun po mga kapatid, si Andrew. At the man is a silent type of person. Bagaman, batid ko po sa inyo na marami po sa atin ang mga silent person din na katulad ni Andrew. Mahiyain. Parang hindi po makapagbasag pinggan. Talagang mahinhin ang kanila pong pagkilos. Talagang hindi mo po sila makausap mga kapatid. Ganito rin po si Andrew. But an optimist man of God, the one whose ministry is only to bring somebody to Jesus. Siya po ang nagpakilala sa kanyang kapatid na si Simon sa atin pong Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, kahit si Andrew po ay isang silent type of person, ngunit siya po ay mayroong desire sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. At ang kanya pong desire ay kanya pong ipinakilala sa atin pong Panginoon ang kanya pong kapatid na si Simon. At Andrew's part of the ministry is not the same others have. Na kung saan hindi po katulad ng mga apostol ng ating pong Panginoon na sila po ay ang galing-galing magpagaling, ang galing magsalita, magaling mag house to house. Ito pong si Andrew ay simple lang po talaga mga kapatid, mga kaibigan. Silent type of person nga po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya ang sabi po sa aklat ng unang John, anong John chapter 1 verse 40 and 42, out of many people who listen of the preaching of John the Baptist was Andrew. And also, he longed for the Messiah to come. And when he saw Messiah, he reported it to his brother Simon. Dito na po nagsimula na kanya pong ipinakilala ang kanya pong kapatid na si Simon, mga kapatid, mga kaibigan. And also, he bring his brother to Jesus. Napaganda po ng ministry ni Andrew, mga kapatid, mga kaibigan. Kanyang dinala ang kanyang kapatid sa paanan ng atin pong Panginoon. Kaya ang sabi po sa aklat ng John chapter 6, many people follow Jesus in the story because they understand that Jesus was the Messiah. Marami pong mga tao ang sumunod sa atin pong Panginoon dahil sa kanila pong pagkakaintindi, Jesus is the Messiah, mga kapatid. And also, the Bible assert that the total of those follow Jesus was 5,000, not including men, not including children and women. Ang dami mga kapatid, mga kaibigan, ang sumunod sa atin pong Panginoon, 5,000 people, hindi pa po kasama ang mga bata at ang mga kababaihan, mga kapatid, mga kaibigan. That's why the disciples did not know what to do because they all are hungry. Nang makita po nila sa kanila pong paglalakbay at nang kanila pong nakita na ang dami pala ng sumusunod sa ating pong Panginoon. Almost 5,000 at hindi po nila alam kung saan po sila kukuha ng pagkain, mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat pati ang mga disciples po, silang lahat ay gutom na din, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, when Jesus tests Philip, by asking a question. Ano po kayang question ang itinanong ng atin pong Panginoon kay Philip? Ang sabi niya, where are we to buy bread? According to the book of John chapter 6 verse 7. At ano po ba yung sagot ni Philip sa atin pong Panginoon? It will take more than half years.
wages to buy enough bread for each one to have a bite. Ang sabi niya, ito po ay mahabang panahon upang tayo po ay makabili ng sapat na tinapay para ating ipakain sa kanila. Ngunit, somebody who was so silent out of 12 disciples who privately to come to Jesus. Sino po kaya ito, mga kapatid, mga kaibigan, ang lumapit sa atin pong Panginoon? Ito po ay si Andrew. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him in the book of John chapter 6 verse 8, ano po ba ang sabi ng Panginoon, ang sinabi po ni Andrew sa ating pong Panginoon? Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fishes, but how far will they go among so many? At ang sabi po sa aklat ng John chapter 12 verse 20 to 23, ngunit bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, mga kaibigan, inyo po bang nakita ang katangian ni Andrew na kung saan siya po ay silent lang? Instead na sila po ay magduda kung ano po yung kanilang gagawin, si Andrew po ay humanap ng solusyon at kanyang dinala sa atin pong Panginoon ang isang maliit na bata na mayroon pong 25 tinapay at 2 isda, at ito po'y pinagpala ng atin pong Panginoon at lahat sila ay nakakain. Out of 12 disciples, somebody who was so silent, Andrew's come to Jesus privately. At kanya pong dinala ang bata, mga kapatid. Siya po, ang kanya pong ginawa ay naghanap ng solusyon. Instead na sila po ay magduda sapagkat sila pong lahat ay gutom na, itong si Andrew ay humanap ng solusyon para silang lahat ay makakain. Kaya, mga kapatid, ang sabi po sa aklat ng John chapter 12 verse 20 to 23, ito po ang sabi po roon, some Greeks wanted to see Jesus and Philip went and told Andrew about this matter. Gusto rin po ng mga Griego na makita ang atin pong Panginoon, and then Philip, ikanya pong sinabi kay Andrew ang patungkol po sa ganito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang sabi po roon, and both of them went and told Jesus. Andrew brought somebody to Jesus and he did what he can do in the ministry of Jesus as long it is available to his ability. Ganun po yung katangian na mayroon po si Andrew, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Ngunit kumusta po tayo ngayon? Alam ko po na ikaw at ako ay mayroong talintong ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kapatid, kumusta ang talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Bagaman marami sa atin, kapag binigyan mo ng bahagi, ang sabihan, sige lang, hindi ako karapat-dapat dyan. Sige lang, nahihiya ako. Kapag binigyan mo ng part na mag-opening prayer, ang sasabihin sa iyo ay, sige lang, sa susunod na lang. Mga kapatid, mga kaibigan, kumusta yung talent na mayroon po tayo? Tayo po'y naging mapalad sapagkat tayo po'y binigyan ng opportunity ng ating Panginoon na makapaglingkod. Binigyan tayo ng kakayahan. Itong si Andrew, talagang ang sabi ng banal na kasulatan ay no sermons recorded. Wala pong sermon, wala pong awit na nakatala na ginawa ni Andrew. Ngunit siya po, ang kanyang ginawa ay kanya pong dinala at kanyang ipinakilala sa ating pong Panginoon ang kanya pong kapatid na si Simon. Kapatid, kaibigan, kung anumang talent na mayroon ka, ito na yung pagkakataon na ito'y atin ang ipagamit sa ating pong Panginoon. Atin ang ilabas ang ating hidden talent na ibinigay ng Panginoon upang ito'y ating magamit sa gawain at sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ron, Andrew brought somebody to Jesus. Ito po yung kanyang kapatid. Tayo rin po ay magkakaroon din ng
pagkakataon na atin pong ipakilala ang ibang tao sa atin pong Panginoon bilang personal na tagapagligtas ng kanila pong buhay. Kapatid, kaibigan, huwag po nating sayangin ang pagkakataon, huwag po nating sayangin ang panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung talent na ipinagkaloob sa iyo, ang talent na ipinagkaloob sa akin, ay gamitin po natin sa gawain ng atin pong Panginoon para sa ikalalago ng gawain ng atin pong Panginoon. As long it is available to his ability, si Andrew ay go sa gawain ng ating pong Panginoon. Nawa ang ating pong maging moto sa ating din pong buhay, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. It is long, or as long it is available in my ability, I will go. Mga kapatid, mga kaibigan, we will go in the ministry of Jesus. Kaya ang sabi po roon, according to the Pulpit Commentaries Volume 5, Andrews cannot preach, no? Andrews cannot sing, Andrews cannot teach, Andrews cannot prophesy like the others, and he or Andrew only did what he can do for the ministry. Where the question is, wherever you find Andrews in John's Gospel, he is bring somebody to Jesus. Ang sabi po sa aklat ng John chapter 1, verse 42, his brother, ang una pong dinala ni Andrew sa ating pong Panginoon ay ang kanya pong kapatid. Pangalawa, he lad with loaves and fishes. John chapter 6, verse 8. And John chapter 12, verse 20 to 21, and the Greek who wanted to see Jesus. Whenever you find Andrews or Andrew in John's Gospel, he is bring somebody to Jesus, his brother. He bring his somebody to Jesus, the lad with the loaves and fishes. He bring somebody to Jesus, and the Greeks who wanted to see Jesus, my friends, brothers and sisters. That's why no sermon from Andrew are recorded, but he certainly preached great sermon by his action as a personal soul winner. No sermon from Andrew are recorded, but ang sabi po ron, he certainly preached great sermon by his action. Ano pong action yun? As a soul or as personal soul winner. Anong klaseng personal soul winner? Yun po yung ipinakilala niya ang kanyang kapatid sa atin pong Panginoon. Kapatid, kaibigan, there is no greater works that have ever accomplished than to bring soul in the feet of Jesus. According to the book of evangelism. Na ang sabi po roon, akin pong uulitin, there is no greater works that have ever accomplished than to bring souls in the feet of Jesus. Mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po roon, na kung saan an ordinary people could be a powerful instrument to reach one. Tayo po mga ordinaryong tao. Ikaw at ako ay isang ordinaryong tao para sa gawain ng ating pong Panginoon. Kung ano po yung ginawa ni Andrew, ay ganun din po ang ating gagawin, mga kapatid, mga kaibigan. That's why the best witness is simple: introduce people to Jesus and let Him do the rest. Ang the best witness is to simply introduce people, atin pong ipakilala ang mga tao sa atin pong Panginoon, or atin pong ipakilala ang Panginoon sa mga tao. Ang kailangan po natin gawin, we bring Jesus to the people. Mga kapatid, mga kaibigan, God uses an ordinary people
para po sa ikalalago ng kanya pong gawain. Kaya ang nais lang po ng Diyos sa iyo at sa akin ay tayo pong lahat ay tumugon sa panawagan ng atin pong Panginoon. Ano pong panawagan yun? Ang patuloy pong gamitin natin ang talento na kanya pong ipinagkaloob sa iyo at sa akin. Sa simpleng ability, sa simpleng spiritual gift, at sa simpleng talent na mayroon po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, ay tangi lang po natin kailangan gawin ay ang magpasakop sa ating pong Panginoon. If you can dare to become Andrew, you can be his instrument because God used an ordinary people like Andrew. Everyone can dare to become Andrew, my friends. Everyone to become Andrew. You and me is to dare to become Andrew. Do you want to become Andrew? Or do you want to become like Andrew? Friends, that even he was not a multi-talented man, yet he carried his responsibility in the ministry. Tayo po bilang mga kabataan, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan, ay malaking responsibilidad din ang nakaatang sa atin pong balikat, ang atin pong ipakilalang Panginoon sa mga tao. Kaya bilang mga kabataan, ang panawagan sa atin ng Panginoon, whom shall I send? Ano po ang ating sagot? Nawa po ang ating maging sagot ay, Lord, I will go. Mga kapatid, my brethren, don't just dream it to become like him, but rather dare to become Andrews, or to become him, or to become Andrew. For the success of your works, of our works in God, in the place that God sent us. Sa mga pagkakataon pong ito, tanging ang panawagan sa atin ng Panginoon ay patuloy po tayong lumakad at patuloy po nating ibahagi ang kanya pong salita sa mga taong gusto pong makarinig ng kanya pong salita. Kapatid, kaibigan, tayo po ay may malaking responsibilidad na nakaatang sa ating pong balikat. Katulad ng responsibilidad na ginawa ni Andrew. Isang kaluluwa ang kanya pong dinala sa paanan ng ating pong Panginoon. Tayo rin po mga kapatid, kayang-kaya rin po natin gawin ang magdala ng isang kaluluwa sa paanan ng ating pong Panginoon. At ang katuwaan ng langit, at ang katuwaan ng ating pong Panginoon na tayo po'y makapagdala ng isang paanan sa Kanya ay isang kagalakan. Kapatid, kaibigan, sa mga oras pong ito, whom shall I send, sabi ng Panginoon, nawa ang ating pong maging sagot, Lord, here am I, send me. May the Lord, God bless us all.